Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, amayin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kalitasa at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong ginalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Yesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagtatalaga ng bahay dalangin ng ito.
Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan. At ipagkaloob mo, ikaw ay lahat ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay. At sumamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako palabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mumumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ay lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginagawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpaputuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa inalagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Aking buhay na pinili ay pagpapalain lagi, ng alam ko'y manatili. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem.
Nakita nila sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at namamalit ng salapi. Gumawa sila ng isang panghugupit na lubid at ipinagtabuyang palabas sa mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mahapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Ngayong araw ito'y pinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng Lateran Basilica sa Roma. At itong kapistahan nito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating pinanggalingan din bilang Kristiyano. Bakit mahalaga ang pagdiriwang nito? Dahil una sa lahat, ang Lateran Basilica ay center ng Christian life ng city ng Roma. At dito rin nakatira ang Santo Papa. Mula nung itinayo yun, yun yung naging residence ng mga Santo Papa. At hindi lamang yan, naging cathedral din ng Roma. Diba tayo mga Katoliko, mga Kristiyanong Katoliko, napakahalaga para sa atin ang simbahan. Lalong-lalo na pag ang simbahan ay napakaganda. Dinadayo natin yan, tulad ng simbahang ito. Napakaliwalas, napakalaki, at maganda. Kaya nga, di ba, tayo, usong-uso sa atin yung mga picture-picture na yan, Kaya, pag Instagrammable, di natin palilipasin yan, na makakuha tayo ng picture, At ipopost natin sa Facebook, sa Instagram natin, o nga rin pang social media, At ito ay mahalaga para sa atin, Dahil itong simbahan na ito, ito ay lugar na kung saan tayo ay nagkakatipon-tipon para magsamba sa Diyos, Kaya nga, sa mga Hudyo, mga kapatid, isa sa pinagmamalaki nila ay ang templo. Sa katunayan, yung templo sa Jerusalem noong panahon, ito ay dinadayo din. Kaya taon-taon, meron silang pilgrimage sa templong iyon. At lahat ng tao ay nagdadala ng mga alay para ihandog nila sa templo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, mahalaga para sa mga Hudyo ang templo. Pero si Jesus bilang isang Hudyo, hindi siya natuwa nung nakita niya yung templo ay ginawang palengke. Ibig sabihin, maraming nagtitinda sa labas na panghandog sa templo. Dahil yung mga tao noon, imbis na magdala ng mga panghandog galing sa ibang lugar, sila ay pwedeng mamili na doon sa labas ng templo ng panghandog. Kaya lang, para sa kanya, kumbaga hindi na magandang tingnan. Dahil yung templo, imbis na ito ay bahay dalanginan, ito ay naging palengke. Diba, kumisan, ganun din tayo. Ang simbahan, nagiging palengke din. Ang ingay, magulo, di maayos. Na kung saan, taliwas dun sa sinasabi sa atin na dapat ang simbahan ay bahay ng Diyos. Na kung saan, pagpunta natin dyan, pagpasok natin sa simbahan, dapat tayo'y tahimik. At hindi lamang yan, dapat tayo ay nagdarasal. Dahil naniniwala tayo na nandoon ang Diyos at makikinig sa ating mga hinaing at mga pangangailangan. Kaya nga kung ating babalikan, titin natin ang sarili natin, pag pumasok ba tayo sa simbahan, natatagpuan ba natin ang Diyos o naiinis lang tayo dahil napakaingay ng ibang tao na pupunta. Kaya nga ito si palala sa atin mga kapatid na sana makita natin ang kahulugan ng simbahan, ng templo na sinasabi sa atin. At sabi sa ikalawang pagbasa, tayo ay templo ng Diyos. Buhay na templo. Na kung saan pag tinatanggap natin ang Diyos sa buhay natin, tayo nagiging buhay na gusali ng Diyos. Na kung saan ang Diyos mismo ay nananahan sa atin.
At kung ang Diyos ay nananahan sa atin, dapat nakikita sa atin ang pagmamahal, kapayapaan, pagkakaisa, at kabanalan. Ano? Hindi pwedeng tinatanggap natin ang Diyos pero wala sa atin nakikita ang kabanalan. Ano? Kaya nga, di ba, ang simbahan, ito ay isang lugar na kung saan tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos. Ano? Dala-dala natin yung ating mga personal at mga templo natin, yung ating sarili mismo. Ano? Noong sinabi ni Jesus, nagibain mo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw, itatayo ko muling. Ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang katawan at ang kanyang muling pagkabuhay, na kung saan higit pa sa templo, sa struktura ng templong ito o ng simbahan ito, ay ang ating sarili. Ano? Sa pagharap natin sa Panginoon. Ano? Alam natin, lahat tayo ay mga tao makasalanan. Lahat tayo ay, kumbaga, nagsusumikap na maging banal. Ano? Sana matagpo natin ang Diyos sa buhay natin, sa loob ng simbahan. Nang sa ganun pag-uwi natin sa ating mga tahanan, daladala natin ang presensya ng Diyos na yan. Ano? Diba, sa tuwing nagdiriwang tayo ng misa, tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin. At sa pagtanggap natin kay Jesus, sana ito ay magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Laging paanyaya sa atin ang pagbabago, ano? Pagsisi sa ating makasalanan at pagtalikod sa mga kasamaan. Ano? Kaya mga kapatid, sa pagtiriwa natin ng misang ito, lahat tayo inanyayahan na makita natin ang kahalagahan ng simbahan. Ano? Hindi lamang ang simbahan yung building, ano? Kundi tayong lahat. Tayong lahat ay membro ng simbahan na kung saan si Jesus ang ating ulo, ano? At tayo ang kanyang katawan. Ano? Kaya mga kapatid, ito ay isang hamon din sa ating lahat, ano? Na sana may sa buhay natin ang ating pananampalataya. No? Hindi lamang tayo nandito para magsimba, kundi isabuhay natin ang ating pananampalataya nang sa ganoon tayo mapabilang sa kanyang kaharian. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangirihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos ng kamanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nilubong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling. Sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating, dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo'y pinakikilalang sa amin ka nananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayan ng may mga kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaysa ng mga hinasisiawit ang papuri sa nawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
sana sa kaitaasa, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasi sa pamamagitan ng Espiritu ng banal ang makaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawang kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapinagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinislisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sasambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala.
sala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalupa ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palitanin niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa bawat kong hangad
nananalangin ang lahat yung diringgit o amang maawangin. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tumakbo, lumayo man ikaw ay talikdan, kamay ko yung tanga, walang ibang tahanan. Ikaw po aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo tumatahan ang puso kong apo, sugat. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pag-apala mo bigay upang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church, doon po sa kabila, ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa.
makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available po tayong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, pinsalang dulot ng nagdaang bagyo, panoorin po natin ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang Dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula po sa parking A, may mga tao lamang na maaaring makapasok at limited parking slots ang meron doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan natin ang matinding traffic lalo na kung Sabado at Linggo. Ito po si Archb, ang inyong arsobispo. At sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos na nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po, ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o LIPA Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Josh Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang arsobispo na nagdarasa para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Ay din po nito bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikapito, bilang paghahanda ng pambansang Dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng dinner for a cause sa darating na December 10. Meron po tayong pinagbebentang ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini concert ni Mitoy Yunting at ng kanyang banda. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Meron din pong available na tiket sa bandang likuran at gilid ng simbahan. May dinner, concert ka na, makakatulong ka pa. Ikawalo, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirt sa paligid ng ating simbahan
at sa mga store outlets sa loob ng sarayin. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. At sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga rosas sa may harap ng Divine Mercy. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga pangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. People.